plano niyong general. Siguruhin mo lang na magagamit mo siya. Sigurado ako, siya ang magiging susi para madispatcha natin silang lahat. Message na sa akin si Arivan. Padala na siya ng mga listahan kung saan nila pwedeng itago si Eli. Hindi makakapahayag si Tiago na hindi makaganti sa mga ginawa natin. Kung si Eli ang gagamitin niya para maghiganti siya, hindi ko alam kung anong pwede kong gawin sa kanya. Sira ang diskarte mo. Baka ma-aksidente ka pa. Gagawin natin ang lahat para mahanap si Eli. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ano bang balita kay Eli? Nagkakaroon ng investigasyon sa buong campus at sa ospital. Pero yun ang huling balita ko. Kailangan may gawin tayo para mas mabilis ang pagpahanap natin kay Eli. Masyadong oras. Kailangan buuhin mo ng bomba ito. Masusunod, General. Target area na pinit niya. Kamerang pa malapit na. Patitaan niyo ako kapag nakita niyo agad si Eli dyan. Kahit anong makita niyo dyan. Okay, copy. Keep me updated. Sa'yo, kayo rin mag-ingat mo kayo. Ayos ko lang. Kailangan natin makita agad si Eli. Hindi ako papayag na tumagal pa siya sa kamay ni Jaco. Pasabon natin to.
talaga maintindihan ko ano yung pumapasok dyan sa isip mo, Tiago. Nagkanda hirap-hirap at pagod tayo, gumastos tayo na napakalaki, kanya-kanya ka nalang magpapatalo? Akala ko ba hindi ka magpapatalo? Akala ko ba wala sa bokabularyo mo ang matalo? Teka. Kali mo naman tayo. Sino ba ang nagsabi na tinalo nila ako, ha? Sino? Wala talaga akong makitang senyales ni Eli doon sa bahay. Mabalikan ko na lang. Hanapin ko. Rian, dalawang beses ko na inikot yung bahay. Pero wala talaga. Ano bang si Eli nagligtas sa akin? Siya nakakita sa akin. Palitang-litang sila. Nasa Barrio Santa Francis. Hindi niya ako hinusga. Kinumutila na nang sabihin yung lahat ng mga sugat ko. Pinrato nila akong pamilya. Mula noon, hindi na nagbago yung turunan namin sa isa't isa. Franco, pamilya ko nang nakasalalay dito. Para sa'yo na maligtas si Eli. Rian, pero kung hindi tayo mag-iingat, hindi natin magagawa yun. Si Eli, dapat magkakahuling-huling tao nakakaranas ng pananakit ni Tiago. Hindi siya dapat nadamay dito. Napakabuting tao ni Eli. Franco, hindi siya pwedeng mawala. Sarihan. Nalaban tayo. Malayo pang matapos ang bilangan ng boto, pero may isang senatorial candidate na ang maagang nag-concede o tinanggap ang pagkatalo. Panoorin natin ang pahayag ni Santiago Guerrero sa kanyang post sa kanyang social media account. Nagpapasalamat ako sa lahat ng aking mga kababayan na pumunta sa akin. Hindi man tayo pinalad na makapasok sa Senado, hindi nangangahulugang tapos na ako. Patuloy pa rin akong tutulong sa aking mga kababayan. At hindi mapipigilan ang mga hangarin ko para sa ating bansa. Higit sa lahat, hindi ako mapipigilan ng aking mga kalaban. Ipagpapatuloy ko ang mga plano ko para sa Pilipinas. Kahit na normal na mamamayan ako ng bansang ito. Gago! Maraming salamat muli sa inyo lahat. May mali. Ano naman mali doon? Pero hindi basta-basta tumatagot ng pagkatalo si Tiago. Ang ibig mong sabihin? Hindi lang yung pagkapanalo sa Senado yung plano. May iba pa. Alam natin na hindi siya titigil hanggat hindi niya hawak ng kapangyarihan sa buong bansa. Kung hindi niya ito sa eleksyon makukuha, gagamitin niya yung ibang paraan sa plano niya. May balita na ba si Del Fierro? Kaya kailangan natin mahanap agad si Cuatro.
sa kanyang mga sinabi. Sigurado meron yung alam sa mga plano ni Chaco. Nag-awal na daw si Nablejas. Pero wala pang impormasyon kung nasaan siya. Santi? Oh. San? Mama! Papa! Santi, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo, anak? Sa basketball po. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko po makasama si Papa. Papa? Yeah? Natalo daw po kayo? Oo, anak. Natalo ko. Sumusuko na po kayo, pa. Santi, hindi porket sumuko ako ang ibig sabihin nun ay natalo na ako. Minsan, may mga laban na kailangan mong sumuko para ihanda ang iyong sarili sa isang mas malaking laban na mas ipapanalo mo. Tayo pa rin ang mamamahala ng bansang ito. Sa isang paraan na walang sino man ang mag-aakala. Tandaan mo yan. Masakit ba? Hindi na po. Ha? Okay ka ba, anak? Opo. Ayos lang po. Kamag-alala. Kaya ni Santi yan. May mga nagawa na akong bomba ni Mama. Pagpapatuloy kong paggawa ng iba pa. Sigurado kayong secure at isolated yung warehouse sa paglilipatan nito? Alam niyo naman may problema sa utak ko, di ba? Baka gumawa ng ingay, may makarinig ng ibang tao. Sige, sige. Ililipat ko na siya dyan ngayon.
ka dito! Hello? Nanang! Anak, nasan ka? Ha? Nasan ka? Nanang, tulungan mo ako, Nanang! Tulungan mo ako! Tama ka. Anak mo yun. Gusto mo ba siyang makita? Ibalik mo sa akin ang anak ko, ha? Ibalik mo! Ikaw ang sumundo sa kanya. Itetext ko sa iyo ang address kung saan mo siya pupuntahan. At siguraduhin mong wala kang ibang kasama kung gusto mong makita ang buhay pa. Hello! Hello! Si Belle? Bili lang kita ng pagkain. Bakit? Ano ba nangyari? Si Bel, nakatanggap ka ba ng tawag? Hindi. Person, wala yung tawag. Nag-aalala lang ako kay Eli. Nakita niyo ba si Isabel? Kausap ko lang kanina eh, tapos bigla na lang siya umalis. Ay, hindi ko rason eh, bakit? Hindi ko siya makita. Wala siya sa room niya, wala siya sa chapel. Halos inikot ko na yung buong ospital eh. Tinatawagan ko rin siya pero hindi siya sumasagot. Ang sabi niya, kanina gusto lang daw niya magpag-isa. Sige, pero hindi ko alam kung nasan siya. Tita, may nangyari ba nung huli niyo siya nakita? Nung binisita ko siya sa room niya, medyo balisa siya. Hawak-hawak lang niya yung phone niya. Hindi kaya nakakuha na siya ng tawag mula dun sa kumuha kay Eli? Hanapin muna namin siya. Magpapatawag ako ng mga tao. Santi! Ang lalim naman ng tulog ng anak ko. Santi! 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 Santi, ako to. Ma? Anong ginawa nila sa'yo? Alika nga! Akala ko ba sa basketball mo nakuha yan? Ma, ayos lang po ako. Ayos ba yan? Puro kapasa, puro kasugat, pilay ka, anong ayos lang? Ma, wala lang to. Minsan nasusugatan lang ako sa training namin. Anak, hindi kita pinalaki para masaktan lang.
Kung hindi mo na kaya, kung inaapi ka na... Ma! Hindi nga po! Minsan nasusugatan lang ako sa training namin. Parte ito ng pagsasanay namin. Kailangan namin maging malakas. Paano kami lalaban para kay Papa kung hindi namin kaya indahin ng hirap? Pinangako ko kay Papa, nagagalingan ko. Mas magaling kay Ate Rian. Para may ganti ko kayo sa kanya. Santi, hindi mo ito kailangan gawin. Hindi mo ito kailangan gawin. Ma, gagawin ko to. Para sa inyo ito ni Papa. Huwag kang mag-alala. Gagalingan ko pa para mas maging proud kayo sa akin. Proud po kayo sa akin? Oo naman. Kaso lang, kulang pa. Galingan mo pa. General. Hawak niya mag-ina. Ano? May kasama ba si Isabel? Wala siyang kasama. Sumunod siya sa usapan. Okay, good. Basta maganda ka na rin, ah. Dahil yung dalawang yan ang magiging susi. Pagtapos natin kay Rian. Handa ako, General. Lahat gagawin ko para sa misyon. Para sa'yo. Good. General, kailangan ko ng karagdagan tao. Gusto kong makasiguro na matatapos ng lahat ng mga kalabang ko. Para naman maluwag-luwag na ang pagkilos ko sa mga susunod kong mga. Your wish is my command, General. Text mo lang sa akin kung saan yung showdown. Okay. Sige. Tiago, ano ba talaga ang plano? Just wait and see. Just wait and see? Ano ba ang napaka-special dyan sa plano mo? At kailangan ko mag-just wait and see. Ano, bibili na ako ng popcorn? Maupo muna ako dito at maghihintay kung ano mangyayari? Ano ba ang akala mo sa akin? Tau-tauhan mo na nakatanghod lang sa'yo at nag-iintay kung ano yung utos mo. Yun ba? Masya
masyadong madakdak, Amelia. Ang dapat mong gawin, magtiwala ka sa akin. Ano ba talaga yung nangyayari sa'yo? Paalala ko lang sa'yo, asawa mo ako, Tiago, ha? Hindi mo ako tauhan. Paano ako magtitiwala sa'yo kung wala akong alam sa gagawin mo? Ano ba talaga? Gusto mo ba talaga malaman, ha? Gusto mo malaman? Halika, halika! Gusto mo ano malaman? Halika! Ano ba? Halika! Magandang araw, General. General, pasensya na po. Buti ho, naabutan ko kayo. Pwede ho ba kayong makausap sandali? Ano mga kailangan mo? Eh, sigurado ho, napanood nyo na yung nasa balita. Eh, yung napag-usapan ho sana natin. Meron ka bang ibang pinagsabihan nun? General, siyempre ho, wala. Pero General, kailangan ko na po sana ng pera. Kasi sa natatandaan ko, tatlo lang tayong nakakaalam ng tungkol doon. Ngayon, dalawa na lang. Ha? Hoy, ilikpit nyo yan. Diba naman? Tanjo! Ako! Handa mo sa sasakyan. Halika na! Julio! Halika! 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 Tiago. Di ba't gusto mong malaman kung ano plano ko? Magiging simula din ng panibago nating buhay. Kailan ito mangyayari? Sa tamang panahon. Ang masasabi ko lang sa ngayon sa'yo ay, kung sino man natatamaan yan, mabubura sa mundo. Hindi ito yung plano natin. Hindi ba ang gusto natin mas magandang Pilipinas kung saan lahat ng tao pantay-pantay? Yun ang lagi mo sinasabi sa akin. Eksakto. Amelia, kailangan may masira para may bubuuin. Kailangan sirain natin ang lahat. Mula sa pagkasira, mula sa pagkaabo, at saka nating itatayo ang panibagong Pilipinas na ako ang magiging pinuno. Paano? Ano ko ba naman? Natatanda mo ba, simula't simula pa, nang plinano kong lahat ito, pumili ako ng 5 tao na pinagsanay ko, 5 pinakamagagaling na siyang tutupad ng lahat ng plano kong ito. Kasama dyan si Rian, kasama si Franco, si Uno, si Dos, na lahat kayo na kalaban na. Sayang nga, napatay nila si Tres. Pero si 4 at si 5, ang dalawang yan ang magtutuloy ng buong plano ko. Siyaktan ka pa nila. Anong ginawa nila sa'yo? Ayos lang ang nanang. Sinubukan ko tumakas pero nakita niya ako. Oh, tapos? May nakita ako. Ano? May nakita akong bomba. Bomba? Naku, Diyos ko. Ha? Saan? Basta malaki. Ilay, tapos ano? O bakit kanya ka pakatingin? Hindi ba dapat nagpapasalamat ka sa akin? At kahit sa huling sandali, pinagsama ko kayong mag-ina. Ano bang kasalanan namin sa iyo? Alam niyo kung nung pagkakamali niyo, dumikit kayo sa kalaban. Sana na nahimik na lang kayo noon pa. Pero hindi niyo tinantanan si General. Kaya pasensyahan tayo ngayon. Hindi kayo makakatakas sa lahat ng ginawa niyo ito.
ang tapang mo din talaga, no? Para namang may magagawa kayo para makalabas ng buhay dito. Akin na yan. Akin na yan. Ano bang gagawin mo? Huwag nang masyadong maraming tanong. Kung ayaw mong pasabugin ko ang bungon ng anak sa harapan mo! Nanang. Hindi ko kailangan malaman. Hindi ko kailangan malaman? Ano to? Kaya tinatago mo lang lahat sa akin, kaya pinagmumukha mo akong tanga? Hindi ko kilala ang mga taong ito. Tiago ako, wala akong nililihim sa'yo. Lahat ng iutos mo, lahat ng gusto mo mangyari, ginagawa ko, sinusunod ko kung kailan mo gusto. Sinusumbatan mo ako? Sinasabi ko sa'yo ang totoo dahil nagtitiwala ako sa'yo. All this time, ang akala ko, kasama ako sa lahat ng plano mo, na tayong dalawa ito. And now I find out, wala pala ako talaga sa plano. Hindi ako kasama sa kahit na anong gusto mong mangyari. So ano to? Kung hindi ba kita mahuli, hindi mo sasabihin sa akin? Magugulat na lang ako na sumabog na lahat ito sa mga mukha natin? Sa palagay mo ba, papayag akong mangyari yan? Sa laki ng plano kong ito, Amelia. Amelia, makinig ka. Para matuloy ito, kailangan talaga malinis. Kahit yung mejor cinco, hindi nila nalalaman ang kabuuan ng istorya nito. Nalalaman lang nila bawat isa kung kailan yung gagamitin ko na sila at saka lang nila malalaman kung anong ikikilos nila. Ganun yun! Sir Piero. Sir. Sino kausap mo? Yung tao ko, sir. Pinapahanap ko sa kanya yung warehouse na sinabi niyo sa akin. Sabi niya nakita niya na daw. Nato siya sa Bulacan-Bulacan. Tapos, nakipag-coordinate na rin kami sa BNP. Sigurado ba tayo sa information na yan? Sure tayo, sir. Marami sila ipapadala. Magpapadala ko sila ng mga 20,000. We need all the support we can get. Yes, sir. Good job. Sige, sir. Hello. General. Hawak ko na yung cellphone. Tatawagan ko na si Rian. Handa na ba kayong manood? Handang handa na. Tintek lang konti ah. Quatro. Bigyan mo ako ng isang magandang palabas. Sigurado yun, General. Sila. Bilisan mo lang. Baka hindi mo na sila maabutan ng buhay. O, nandito na ako. Nandito pala kayong lahat. Believe din talaga ako si Rian. Dapat lang. Dahil ako si Uno. Pang-apat ka lang.
ko, baka nakakalimutan. Tingnan ako. Ako nang bahala dito. Lumuluwag.
pa. Oo nga. Sige, anak. Pagkatapos ito, tanggalin ko sa'yo. Sige, anak. Pag-usahin mo. Sige, alam ko wala tayo. Tignan ang tropa, Defero. Kailangan ko muna silang pasukin, sir. Baka kung anong mangyari sa kanila. Hindi ka susugod doon na mag-isa. Let's go! Sige, si General! Proceed, man! Proceed! All clear! Move! Move! Handaan! Enter that gate! Men, follow me. Iwan niyo ako dito. Sir? Iwan niyo ako. That's an order. Yes, sir.
Si General. General. Sir, tulungan niyo kami. Dali, huwag ka matakot. Ligtas ang lahat. Ang babantay ko dito, kalagay mo na lang mo. Bilisan natin, ha? Bilisan natin. Yes, yes, General. Magtulungan tayo. Dali, anak. Ayan. Tulong ni Dian. Dali, dali. Dali! Dali! Baba! 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 Magtago kayo! Bagong buhay, pinag-aral kita, itinuring kitang anak. Pagkatapos ito, igaganti mo sa akin. At naniwala ka naman sa palabas ko. Wala kang pinagkaiba kay Marshall. Kumahimik ka. Bakit? Hindi ba totoo? Hindi mo matanggap na sa loob ng maraming taon, nagpaikot kita sa mga palad ko. Sa sobrang kagustuhan mo nga magkaroon ng anak, kahit sinong tingin mong tumingala sa'yo, tinatanggap mo. Ayos na kami.
Kailangan natin umalis dito, ha? Umalis tayo. Liga, may bomba siya. May bomba. Meron daw, anak. May bomba. Ano? Saan mo nakita? Basta meron siyang bomba. Meron. Sinurina, dito mo daw kayo. Dito lang kayo, ha? Nagtatago kayo siya, ha? Kahit anong mangyari, huwag kayong nalabas dito. Huwag kayong nalabas. Babalikan ko kayo, ha? Mag-iingat ka, Rina. Kayo, Rina. Magtago kayo dito, mabuti. Babalik ako. Kailangan ko nang hulihin si Alex. Oo, anak. Rian! Mahal kita. Maari ba? Mahal ka din yung anak. Mahal ka namin. Maari ba ako'y iyong hakan? Ikaw ang pasasin. Ikaw na bang pag-ibig na naghihintay? Maari ba? Para hindi yung matuloy. Hindi mo matatalo si General! Alam mo yun, Uno! Maraming buhay ang mawawala. Ganun naman ang gera, di ba? Kailangan may magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Dahil mas mahalaga ang misyon! Paglihas! Anong misyon? Anong pinatrano ni Chago? Dito, umalis ka na! Sige na, tawagin mo si Ramirez! Uulitin ko ang tanong ko sa iyo. Saan man nilagay ang bomba? Kahit patayin niyo ako! Wala kayong mapapala sa akin! Hindi ka matayan na sagot! Ang dapat sa'yo, makulong! Para doon mo pagbayaran yung mga ginawa mo! Makulong man ako, walang makakapigil sa parating na oras. Dahil bago yung pakamukulong, sinisigurado ko sa iyo na wala na tayong lahat!
Dapat suko mong gawin. Sa impyerno! Maraming beses na muntik na akong sumuko, muntik na akong bumigay. Pero lagi akong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Kaya alam ko, matatapos din lahat ng gulo at paghihirap sa buhay namin. Dito ka muna! Dadalhin na kita sa ospital, ha? Antayin mo ako dito! So, ako na siyang isipin mo, nandito lang ako. Tutulungan kita. Ikaw at ang pamilya mo. Dahil naniniwala ako na mabubuti kayo ng tao. Salamat. Salamat. Dudas to eh. Magaling na may iwas sa kamatayan to. Tignan natin ngayon kung gano'ng magaling to. Ha? Ilay! Ilay! Uy!
Layuan mo nga kami! Atak, buwan na tayo. Wala pa si Rian, atak. Inintay natin si Rian. Ha? Nana, takbo! 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 Ano nyo na gagawin nyo? Eh, takbo! Pantay ka ngayon sa akin, bata ka. Hoy! Rian! Dala! Huwag mag-alala, Ilay. Pabilis lang ito. Pagpikit ng mata mo. Dilat mo ulit. Kasama mo na tatay mo. Ha? Hindi kita pwede. Walang hindi kita iwan.
Nahimik lang kayo noong pa. Ano nangyayari lahat ito? Kasalanan niyo rin lahat. Diyos ko, anak. Anak. Anak ko. Anak ko. Anak ko. Tulog muna ako. Tulog muna ako. Chago, ano nangyari dyan? Wala. Saan ako ng babaeng yun? Pero don't worry. Huli niya na yan. I'm sure by now, naglalamayan ang katawan niya at ang anak niya. Anong ibig mo sabihin?
Isabel and Eli are no more. At kung hindi dumating ang militar, malamang kahit yung tatlong mamatay na yun. Medyo maligdagan pa ng konting swerte ang buhay ni Marcia. Don't worry, pangako ko sa'yo. Ako pa rin ang puputol niyan. Pero ayos lang, saya naman eh. Kasi alam mo, may makakasama ka yung hindi ka nag-iisa. Alam mo naman na hindi ka na iba sa pamilya namin, di ba? Ma
po daw ako makausap, General. Siguro naman, nabalitaan mo na kayo ng nangyari kahapon. Nabalitaan po naming lahat, General. O, pues, alam mo na ngayon, kailangan natin ng karagdagang mga tao. At hindi lang dagdag na tao. Kailangan din natin maraming armas. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-recruit namin ng mga tao. At meron tayong ilang paparating na kargamento. Sa ngayon, inaayos pa namin ang pagpasok nito. Okay, basta tandaan mo, ha? Kailangan ko ng maraming armas. At hindi lang armas. Gusto ko marami rin bomba. Pero, General, hindi po ba gawa na yung pinakamalaking bomba? Armando, kilala mo ko. Gusto ko nakahanda ako sa lahat ng maaaring maganap. Basta, gumawa kayo ng maraming bomba. Maganda kayo. Tandaan mo, hindi bobo yung mga kalaban natin. Matatalino rin yan. Basta, gumawa kayo ng malalaking bomba. Sinlaki ng mga bomba natin ngayong nakahanda. The more, the better. Okay? Susunod, General. Based dun sa information na meron tayo, sir, at dun sa report na binigay ng PNP, walang makitang connection kay Tiago yung mga pangyayari sa warehouse at kina Isabel at Elijah Sarmiento. Nakipag-coordinate na din kami sa ISAF, sir, tungkol kay Captain Noblejas. Wala silang nakitang ebidensya sa barracks niya, sa mga gamit niya, at rin sa mga properties na nakapangalan sa kanya. Tulad ni ex-Lieutenant Bonifacio, malinis ang record niya. Sa sobrang linis, sir, wala nang nakakakilala sa kanya bago niyo pa siya kinupkup noon. At katulad ng ginawa niya kay Bonifacio, itinanggi niya ang koneksyon nila. Major Del Fiero, kinontak ka na ba ni Bonifacio? No, sir. Alam mo, usapan natin, ha? Kailangang mabantayan ng mabuti ang bawat kilos ni Tiago. Dahil alam natin na siguradong siya ang target ni Rian. Baka swertihin tayo, eh. Mahuhuli natin silang lahat sa isang bagsak. Sir, may mga plano na ho kami isasagawang surveillance para kay Bonifacio. Sabi pala ni Del Fiero, may bago na ba tayong impormasyon kay Cuatro? Yun ang inaalam ng tropa ni Del Fiero ngayon. Pero at the moment, inaasikaso niya muna si Jesse. Mabuti na lang at ligtas na si Jesse at ang bata. Yun ang sabi ni Del Fiero. Ang ganun, kailangan na talaga natin mahanap kung sino yung si Cinco na yan. Kahit naman wala si Tres at si Cuatro, kilala natin si Tiago. Lagi siyang merong plano. Ang sinabi si Ile. Ito daw na yung bomba. Saan daw? Bomba? Hindi niyo matandaan kung saan. Meron tayong tatong kailangan malaman. Saan? Kailan? At kung paano nila gagamitin yung bomba? Yan ang mga tanong na kailangan yung sagot. Sir, pwede ba kayo makausap tungkol sa nangyari doon kahapon? Tungkol kina Bonifacio? Bakit? May kailangan ba tayong pag-usapan na hindi natin napagbitingan kanina? Base, sir, doon sa nakita ninyo at sa nangyari, tingin ko, sir, sapat na yung nakita natin para malaman ko ano yung gusto nilang gawin. Hindi natin sila kalaban, sir. Kung hindi natin sila kalaban, dapat sumuko na sila kahapon pa lang.
ang kalaban ho natin dito, sir. Si Santiago Guerrero. At kung makikipagtulungan tayo kay Bonifacio, sa tingin ko, sir, mapapabilis yung mission natin. Del Fiero, lumabag sila sa batas. Ang sino mang lumabag sa batas ay kalaban natin. Hindi mo kaya? Hindi mo magawa? Sabihin mo sa akin, ngayon pa lang. Gagawin ko, sir. Good. Ayos lang ba kung kayo muna ni Franco? Saka pa rin hanggang ngayon. Naintindihan ko yan. Sige. Gawin mo kung anong dapat mong gawin para kay Isabel at kay Eli. Kaya naman, bahala ni Franco muna dito. Kailangan magpahinga? Paano ako makakapagpahinga, Malangit? Kung alam ko na pakalat-kalat lang sa paligid si Rian at siya naging dahilan muntik ng malaglag ang dinadala ko. Ngayon, ililibing si Manong Isabel sa kasilay. Ihanda mo yung team natin. Baka mapano ko kayo. Pinagbilinan ako ni Major Del Fiero na hanggang maaari pigilan ko daw po kayo sumama sa mga fieldwork natin. Ipigilan mo ako, Malangit. Kailangan na natin umalis. Dahil sigurado ako na hindi matitiis ni Rian na hindi pumunta doon. Naiintindihan mo ba ako? Yes, ma'am. Sige na. Kanina pa sila nandito bago pa tayo dumating.
nagtala sa may mga mata mo lang. Sigurado ako na hindi ko sarili. Ma'am, saan po kayo pupunta? Mag-iikot. Ako na lang po, ma'am. Dito na lang po kayo. Hindi na. Corazon, pinapaimbestigahan na mabuti yung nangyari sa kanila. Ngayon, kung mapapatunayan na may kinalaman si Tiago dito, pwedeng-pwede na kayo magsampa ng kaso. Makakaasa din kayo na tutulong ako para maibigay yung hustisya para sa kanila, ha? Salamat. Sa pagkamatay ni Isabel at ni Eli, hustisya lang naman ang hinahanap namin kapalit at nang makita na nakakulong si Tiago. Siya ang mamumuno sa lahat ng mga ituturo sa inyo ngayon. Para saan naman po ang mga ito? Yan ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng iba't ibang klase ng mga bomba. Ang gusto ko ay makinig kayo ng mabuti sa lahat ng mga ituturo sa inyo ngayon. Bilin ito ni General Tiago na matutunan niyo lahat ng kailangan para sa paggawa ng bomba. Naintindihan niyo? Oo! Magsimula ka na. Makinig kayo lahat sa akin. Hindi biro ang gagawin nating lahat. Kaya dapat lahat kayo makikinig sa akin. Ang kapal din naman talaga ng mukha ninyo, no? Gusto ko lang makiramay. Hindi namin kailangan na pakikiramay ninyo dahil alam naman naming lahat na palabas lang ito, eh. Umalis na nga kayo. Punta kami rito. Para makiramay. Hindi naman yata tamang paalisin mo kami. Ang hindi tama, yung pumatay kayo ng tao. Tapos aarte kayo na wala kayong kasalanan? Mr. Guerrero, itigil niyo na yung palabas na to. Huwag na kayong gumawa ng gulo. Hanggat nakakapagpatigil pa po kami, mas makukutipan mo. Yes, naman yun. Napakasamaan nyo? Nakuha niyo pa talagang pumunta dito? Gaya ng sinabi ko, pumunta kami rito upang makiramay. Hindi nyo kami kailangang bastusin. Una sa lahat, hindi namin kayo kaano-ano para makiramay kayo sa amin. At kahit anong gawin nyo, hindi kami maniniwala sa inyo. Mga mamamatay tao! Tiago, tama yun. Liga na. Tara na!
magpahinga ka. Nakita ko si Rian, hindi ako pwedeng magkamali. Jessie naman. Kailangan ko silang hanapin, Ma. Kung nandito man sila, respetuhin mo na lang yung libing ni Isabel at ni Eli. Intindihin mo yung nararamdaman ng kapatid mo. Ako ba naiintindihan niyo, Ma? Alam mo kahit anong sama ni Rian, kinakampihan mo pa rin siya. Wala akong kinakampihan. Sigurado kayo? Hindi niyo siya kinakampihan? Hindi niyo siya tinutulungan?